Good day ulit mga kaibigan. Welcome po muli sa aking kusina. At sa araw pong ito, ang atin naman pong gagawin ay calamari. Ayan. So, ang calamari ay squid. At nag-request po yung mga bata na gusto po nila na gumawa tayo ng calamari. So, yun po ang ating recipe for today. Samahan po ninyo ako. Simpleng-simple lang po ito. At napakadali. Pag naghahanap po ang mga anak ninyo ng mabilisang merienda, so ito po, suggestion, calamari. So, ang ating pong ingredients, syempre, yung pong calamari or yung squid. So, nabibili po ito na gayat-gayat na sa mga supermarket dito. So, ayan po ang squid. So, gagamit po tayo ng cornstarch. Lalagyan po natin ng garlic powder. Gusto po natin yung calamari natin, medyo garlicky. Meron po tayong flour. Hindi po ito coffee make, flour po yan. At salt and pepper. So, simulan po natin ang paggawa ng ating pong calamari. Unang hakbang sa paggawa ng ating calamari, ang ating pong squid lalagyan po muna natin ng cornstarch. Yan. So, ano pong gagawin? Lalamasin lang po natin sa cornstarch ang ating pong squid. Pag hindi po natin ginanito, yun pong inyong pong calamari ay mahuhubaran. Ibig pong sabihin, hindi po kakapit ang squid ninyo sa inyong butter later on. Madidisappoint po kayo. At ang mangyayari po ay para lang kayo nagprito ng squid na walang butter. Ang gusto po natin, ang final product natin, yung calamari natin ay meron pong balot na coating na butter. Yan, yan, lagyan nyo po muna. Yan po ang first step. Yan. So frozen po nabibili ito pong mga squid na to. Yan. Next, susunod po, gagawin natin ang atin pong butter. B-A-T-T-E-R. Itinabi na po natin ang atin po munang squid. Maglalagay po muna tayo ng atin pong flour. Ayan. So sa butter, mga 3 kutsara po na medyo malaki na flour. Tapos, susunod po ay cornstarch. Ayan. So, mga 1:2. 1:2. Siguro ganun ho. 1 scoop ng cornstarch, 2 scoop ng flour. So, ganun po ang ratio. Tapos, maglalagay din po tayo ng konting pampalsa. Para lang po umalsa, lagyan po natin ng baking powder. Konti lang po. At least mga 1/2 teaspoon. Ayan. Then, lagyan na po natin ng salt. And then, ang atin pong garlic powder. And then black pepper. Gusto po natin na medyo maanghang-anghang yung ating calamari. Lagyan din po natin ng konting sugar. Mga 1 teaspoon ng sugar. And then haluin na po natin. Yan, lalagyan din po natin ang 1 pirasong egg bilang binder. Tapos atin na pong hahaluin, lalagyan po natin ng tubig. Ito po ang magsisilbing coating ng atin pong calamari. Labdawan po natin ng konti. Ang sikreto po ng masarap na calamari, pagkalutong pagkaluto, kakainin mo po agad.
Okay na po yung ating butter. Next, magpapainit na po tayo ng mantika. So, maganda po, ihalo na natin yung ating butter sa ating squid. Yan. Para isa ng isa po natin ihulog sa atin pong hot oil. Okay, let's go. Yan, testing na tayo ng isa, ihulog natin. At mukhang success naman. Yan, ihulog na po natin ngayon. Kailangan po medyo mainit na yung atin pong mantika. Yun. Ulan natin ito. Medyo luto na. Ayan. Ganda oh. Tanya po, balot na balot ng coating yung atin pong kalamari. Tanya po, yan po ang kalamari. Dapat po ganyan. So ito po ay crispy, very crispy kalamari. Ingay po yung nagmo-mower yung aking kapitbahay. Hindi ko alam kung naririnig yung mower niya. Ano po kasi ngayon eh. Spring season na po dito sa Winnipeg at kapag spring na po, talaga hong kanya-kanya na hong trabaho sa yard. Planting season. More or less, alam nyo na po paano ang paggawa ng calamari. Yung hindi po umihiwala yung coating sa squid. Minsan po kasi, pinabibiling calamari, di po ba, hubad, nahuhubad yung ano, yung coating. Maganda po, habang kinakagat mo yung pinaka-coating niyan, crispy. Ito ang sample. Ayan. Diba? Ang ganda. Wow. Ang sarap. Ang lambot ng squid. Kaya ang sarap po.
Tutuwa yung mga bata nito. Yan ang masarap na salsawan po rito. Pwede naman po ranch or mayonnaise or Thousand Island. Diba Thousand Island? Yung ba yung mayonnaise na may ketchup? Pwede na po yung gano'n. Sarap na rin po yun. Or suka na may sibuyas. Toyo suka na may calamansi. It's up to you. Again, hindi po tayo nagpo-promote ng inuman, kaya po hindi siya pampulutan. I am not suggesting na masarap siyang pampulutan, pero alam ko po, yung mga magiinom, ganyan din po yung ginagawa nila eh. Pero pwede nyo po itong gawin kahit saan. Kung yung pong onion rings, mag-get lang kayo ng sibuyas. Tapos ganun din po ang gagawin yung procedure. Again, huwag nyo kakalimutan na ang onion ay lagyan muna ng cornstarch. Or else, kaya nang binanggit ko, maghihiwa-hiwalay. Kakalas po yung inyo pong coating doon po sa onion. It's very important na unahin nyo po muna ang cornstarch sa inyo pong lulutuin. Hindi po bang ganda, oh? Ayan po, parang restaurant style calamari. Wow. Sarap. Actually, pag ganito, kahit walang sauce, pwede na. Medyo may kamahalan lang ho ang pusit dito eh. Kaya madalang ho tayo magawa ng ganito. Sa atin sa Pilipinas, medyo in abundance ang pusit. Kaya yung mga nakakapanood po from the Philippines, ang gusto niyo pong magawa nito, ganito lang ho kasimple. Anong masasabi mo, Bunso? Really good. Ha? Huh? Really good? Really good. Pagkasama po ba yung onion? Oo, sige. Ay, hindi, wag na. Pinagayat ko po yung panganay ko ng onion rings. Kasi maraming butter, gagawa rin po tayo ng onion rings. Ayan, oh. They are now enjoying, we are devouring the calamari right now. Look at that. So, yan po. Bunso, anong ginawa mong sauce? What's that? Mayo chop. Mayo? Chop. Chop? Mayo ketchup. Yan. Wala po yung pangalawa, nasa galaan. Kaya pasensya siya. Yan. Ayan mga kaibigan, yan po ang finished product ng atin pong calamari. Yan. Hanggang mamaya ho yan, malutong. Kita niyo po kanina pa ho ito. Pero still, yan. Kitang-kita niyo, malutong pa rin ho. So, paalala lang po, yung kondisyon ng ating puso sa ating pong ginagawa at pagluluto ay nakaka-apekto sa lasa ng anumang ating niluluto. Kaya po dapat, positive lang, laging masaya ang puso at gawin natin ito ng may pagmamahal. I hope nag-enjoy kayo sa panonood. Kung kayo po'y bago sa channel ko, please naman, pakiclick po ang subscribe and pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan.
So ito po ang inyong lingkod. Maraming maraming pong salamat. Hanggang sa susunod nating video. God bless everyone.